nakita ko. Yeah, ang lalaki ng mga bato. Uy, yeah. Pero kayang-kaya naman, 0-3, basta ang importante hindi tayo mamatayan ng makina sa bandang gitna ng kalsada. So, yan yung dinaanan natin kanina, mga Lodski, oh. Pero hindi ako natatakot sa mga ganitong daan. Good morning, mga Lodski. So, ito yung beach ngayon ng Butas-Butas Beach. At saka, kung makikita nyo yung bato doon, yan yung Butas-Butas Cave. So, sa ngayon, wala muna tayong aerial shot kasi wala na tayong drone. So, gamit muna natin ngayon 360. So, pagkatapos namin mag-trip-pass dito ngayon, pupunta kami ng kalsada dito, yung kalsada na manggagaling dito sa Maoban at tatagusin papuntang Real Quezon. So yun yung karugtong sa kalsada na pinuntahan natin kahapon doon sa may Maoban, yung papunta naman ng Atimunan. So pagkatapos namin mag breakfast dito ngayon, so kasama natin si Sir Albert, ay maya-maya siguro konti aalis na kami papunta ng Maynila. Pero dadaanan muna natin yung kalsada na masisimula dito sa Maoban hanggang sa Real Quezon. Ayun mga Lodski, ito yung mga cottages ng Butas-Butas Resort dito sa may Maoban. So, pa-check out na kami. Tapos, didiretsuhin na namin yung Maoban to Real Quezon na road project. So, kahit nawawala yung drone, so tuloy-tuloy pa rin yung biyahe namin ni Sir Albert. So yung reach pala dito sa mga cottage, mga Lodski, dito sa Butas-Butas Resort ay 600 yung rate ng mga cottages nila dito. Siyempre, pag overnight 700 nung rate nung cottage. So yun, plus ko na lang din dito sa screen yung rates nung entrance fee nila dito sa Butas-Butas Beach Resort. So, ayan, welcome to Butas-Butas Beach, Sitio Kulasi, Barangay Kagsiay 2, Maoban, Quezon Province. Tapos yung entrance nila dito, entrance fee sa adult 50, 30 peso naman sa mga kids sa day tour. Pag overnight naman 70 sa adult at saka 50 naman doon sa kids. So yung parking nila, mga Lodski, ay dito lang sa gilid. Kung makikita nyo, mga Lodski, yung kalsada dito, ito yung papuntang sentro ng Maoban. Tapos itong kalsada na to ay dito magsisimula yung road project ng Maoban, Real Quezon Province. So dito kami pupunta ngayon at para makikita namin kung hanggang saan na ba talaga yung dulo nitong ginagawang kalsada, Maoban to Real Quezon road project. So ayun, pack up muna kami dito. Dito muna kami nagpa-parking kasi medyo malilim konti. So ayun, si Sir Albert, pack up muna kami. Alright, good morning mga Lodski. Time check muna tayo ngayon, 11:22 ng umaga. Take off namin dito sa may Butas-Butas Beach. So ayan, mula dito ay pupuntahan na namin itong kalsada na to. Titignan natin kung hanggang saan talaga aabot yung pinakadulo nitong kalsada. So nandito tayo sa may barangay Kagsiay 2. So ang kasunod daw dito ay Kagsiay 3.
hanggang doon na daw yung may simentadong daan, mga Lodzki. So pagkatapos noon ay rough road na yung ating madadaanan. So ayun, samahan nyo kami mga Lodzki. Kahit wala na yung drone natin at napakasakit ng aking kalooban, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe natin. Tuloy-tuloy pa rin yung motor adventure natin. So panibagong umaga, panibagong travel, panibagong adventure. Alright. Wah, grabe ang tirik dito, oh. Tapos kita-kita mga Lodzki, dyan, oh. Yun yung signature ng Quezon Province, yung mga bulubunduki nila na purong-puno ng niyog. Yan, ang ganda, oh. So, ayan, bali, dito sa kaliwa natin ay mga kabundukan at saka mga niyogan. Welcome to Naga Cove. So, tami rin mga resort dito, oh. Yan, oh, maganda din pala dito, oh. Tapos ating bandang kanan ay Karagatan. So yan, nandito na tayo sa Bulubundukin. Kung makita nyo sa likuran natin mga Lodzki, ano, kung makikita nyo dyan sa side mirror ay dagat. Kitang-kita na dito yung dagat. Uy, ayun, ito na yung simula ng rough road mga Lodzki. Ayan. Yeah. Ah, okay. So, ayan yung ano. Oops, ayan yung pinakaunang tulay mga Lodzki, oh. Yung unang tulay na nagagawa na daw dito sa barangay Kagsiay 3. Ayan yung sabi nila, Kagsiay 3. So, yun. Alright. So mula dun sa may tulay mga Lodzki, ito grabing akyat tong kalsada na to. Pero buti na lang at hindi madulas, hindi na ulan. Sana lang hindi mahihinto yung motor dito sa bandang gitna. Kasi pag hihinto tayo, delikado. Yeah. Ang lalaki ng mga bato. Uy. Yeah. Pero kayang-kaya naman ni 03, basta ang importante hindi tayo mamatayan ng makina sa bandang gitna ng kalsada. Ala, ang laki ng bato. Yeah. Alright. So ito na yung paglagpas daw natin sa tulay mga Lodzki. Yun yung boundary ng Kagsiay 2 at saka Kagsiay 3. So nandito na tayo sa Kagsiay 3. Hanggang marating natin yung isa pa daw na tulay dyan sa unahan na ginagawa pa daw. So baka hanggang dyan lang yung pinaka dulo at hanggang dyan lang pwedeng madaanan ng sasakyan. So titignan natin. So ayun mga Lodzki, pagkatapos pala doon sa dinadaanan natin na tulay, pagka lagpas natin hanggang dito sa may tuktok ng bundok ay simento na naman yung daan. So ibig sabihin ginagawa nila yung semento hindi dire-diretso, paputol-putol. So ayun, no, kitang-kita naman natin na medyo may katagalan na tong semento dito. So may mga part lang naman na rough road, tapos may part din na nakasemento na yung kalsada. Ayan, no, titignan natin kung hanggang saan yung dulo nitong semento na to. Ayun, grabe, blong-blong na yung dagat doon mga Lodzki, oh. Wow, ang ganda. Parang ang lawak ng lugar ng kabunduan, oh, katubigan, oh. Yung lugar ng Karagatan. Ang lawak, oh. So, talagang confirm na ang mundo ay binubuo ng 30% na lupa at 70% na tubig. Alright. Ah, okay.
So yun, pagkatapos dito, rough road na naman. So siguro ito na yung pinakahuling parte ng semento. Diyan sa unahan baka puro na siya rough road, tapos ano na yung binubutas na mga kabundukan diyan sa unahan. Tsaka grabe ang trick dito. Ayan yung tulay, mga Lodzki. Yung pangalawang tulay na ginagawa dito. Ayan. Ayan, no? Boss! Madadaanan ba ng motor dito? Kaya po. Ah, kaya. Paakyat papunta doon. Kag CI3 na to, eh, no? Tapos, ito na yung last na barangay. Sunod yan, Real Quezon na. Hindi pa po. Ano po, Kalimintian. Limang barangay pa. Ah, ilang limang barangay pa ng Maoban bago ang Real. Ah, okay. So, yan. Medyo panusong kasi yung papuntang Ilog. Tapos, yan, susubukan ko. Ako muna yung bababa. Mamaya na daw si Sir Albert. So, ayan yung mga tulay na ginagawa, oh. Ayan yung tulay, no? No. Matagal-tagal pa po matapos yan. Mga katapusan ng taon. Ah, oh, kasi ano pa lang, mga halos pusti-pusti pa lang. Ah, yeah. So, subukan natin, mga Lodzki. Kung kakayanin ba natin, pero sabi naman nila, kuya, kaya daw. Ha? Hindi kaya? Hindi, yes, subukan ko na lang. Oh, pero pagdating sa dulo, balik na lang ako agad. Sa akin pagka mayroon anak. Ah, sige. Ah, subukan ko 'to. Oh, nga, medyo matinik kasi tapos mabato-bato pa eh. Ah. Ayan, tumutunog yung ano natin. Yung ay! Tumutunog yung ABS natin. Ayan, dahan-dahan lang. Ah, nangangawit ako. Ayan. Alright. Wait ako, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Medyo matirik nga. Uy! So ayan mga Lodzki, ang laki ng mga bakal dito. Ayan yun. Rider daw. Ah, yan yung medyo alanganin. Sobrang ano. Ha? Punta sana akong kag CI. Hindi na kaya? Aray ko. So hindi na siya kaya, ino, kasi sobrang laki na ng mga bato eh. Mahirap na dyan sa unahan. So yung kag CI3 hindi na talaga madadaanan mula dito. Hindi na po, lakad na po. Lakad na siya. Ah, okay. So yun, di na lang siguro tatapusin, eh, no? Pag inakyat ba siya dyan, makikita naman yung dulo. Ay, hindi mo po, malayo pa. Yung dulo ng kalsada. Malayo pa po yung dulo ng kalsada. Hmm.
Kaya po akyatin? Kaya po ito akyatin, hanggang dyan lang. So, kailangan natin ng buwelo. Oo. So, subukan natin mga Lutski. Maganda daan dito eh, no? Hindi dito. Maganda dito ang daan, ano? Ah, ito sa kaliwa. Oo. Sige. Ayan mga Lutski. Subukan natin. So, dito malalaman yung lakas ni ano, ni 03 radio, hindi ano yan. So sana lang hindi tayo mamatayan ng makina sa gitna. So, ayan. Oh, and doon si Sir Albrecht sa kabila. Grabe. So, hanggang dito daw yung ano, yung pinabubutas nila mga Lutski. So, yan, sisilipin na lang natin dito. Ayan, oh. Yeah. Ah. Ayan yung ito mga ano na to, mga daan na to ng mga tao. So, sabi naman nila, yung butas lang daw hanggang dito, oh. Yan, hanggang dito lang ang binubutasan nitong bundok. So, pagdating daw dyan sa unahan, ito, mga tao na ang mga dumadaan dito. Wala nang bakas na dinadaanan ng mga bako o kaya mga bulldozer nila na pangkutkut dito sa bundok. Ayan. Ay, nakabahan ako dun sa pag-akyat kanina. So, ayan, oh. Pwede pa naman doon, Nante. Pwede natin puntahan doon, oh. Ah, puntahan nga natin, mga Lutski, hanggang doon sa dulo. Kaya naman ito daanan eh. Ayan o. So, yun. Ito yung kalsada mga Lutski na ano. Sabi nila, mga tao lang daw ang makakadaan. At saka, may mga ilan-ilan din naman mga single kapag pumupunta dyan sa unahan. Pero minsan daw tinutulak daw nila yung single. Aray ko! Malalim pala yun. Ah, grabe. Ang ganda ng dagat talaga, oh. Kulay asul. Yeah. Dito talagang wala ng bakas ng ah, ito hindi na talaga siya kaya. Ayun oh. Aray ko. Mga Lutski, bangin ito dito. Wala kahit motor, hindi na makakatawid dito. Ayan o, lalaki na ng mga bato. Tapos ano na, dyan o. Ah, may ilog. Ayan o, yan yung sinasabi nilang ilog, maliit na ilog. Katulad daw doon sa ilog na dinadaanan natin. Ayan o. Tapos dyan sa unahan, parang ano na, parang nadaanan na siya ng ano. Ah, kahit yung mga bulldozer na yung bakal, yung gulong. Pero ang ganda dito. Oh, nahinayan talaga ako sa drone. Sana nakapagpalipad tayo ng drone dito mga Lutski. Sayang. Oh, balik na tayo doon. At wala na tayong kikita dyan sa unahan. Wala na tayong madadaanan. So,
Ayan si Sir Albert naghintay doon sa sobrang trick kasi nung kasada eh mas mabigat yung motor niya. So yan yung dinaanan natin kanina mga Lodzki oh. Pero hindi ako natatakot sa mga ganitong daan. Ang kinakatatakutan ko yung binababaan natin kanina. Kasi kurbada kasi siya, kaya ang hirap bumuwelta. Ang hirap bumuelo doon sa doon sa paakyat. Yeah. Titignan na lang natin doon kung ano mangyari sa atin. Ayan. Sige, thank you. Wala na, hindi na mapasok. Hanggang dyan lang sa may ano, dyan sa may yung palusong ng ilog. Oo, oh, sapa pala yun. So hindi na kaya. Gubat na. Ah, wala pang ano talaga ng pagbubutas. Wala pa. Oo, oh, tao lang muna, no? Chalice na naman, pagbaba na naman ulit. Yeah, boss. Thank you. Ayan si Sir Albert. Nandoon na. Naghintay. Ayan. Hey, boss. Thank you, ha. Oh, thank you. Ah, sipa. Thank you. Okay. Thank you, boss, ha. Thank you. Ay, isa pa. Ah, sipa. Thank you. So yan, ang babait nila kuya dito. Ganon din naman sa kahapon dun sa pinuntahan natin dun sa kabila. Ang babait din ng mga gumagawa dun. Kaya shout out sa kanila. Sila yung mga tao na malaki ang naiambag dito sa pag-aasenso at saka sa progresibong mga proyekto ng gobyerno dito sa ating bansa. Ayan, dandahanin na lang natin mga Lodzki. Ayan. Ayan. Kasi may ano pa dyan, mixer. Ayan. Siguro nag-ano siya ng oops. Ayan. Medyo madulas pa dahil sa ano, yung mga lupa. Oops, dahan-dahan. Madala naman to sa tiyaga eh. Okay. Naglan tayong dumulas. Yun. Medyo ano, yun lang. Ha? Didiretso lang daw. Baka mamaya didiretso tayo dun sa dulo. Alanganin eh. Madulas kasi yung ano, yung buhangin. Ha? Kaso mahirap kung dire-diretso yun kasi bubulusok papunta doon yun. Oh, kasi mabigat eh. Pwede paalalay na lang, boss. Okay, boss. Sa likod. Tapos aalalayan ko ng preno, no? Okay. Ay. Kasi dos-dos kasi. Boss. Sasad-sad kasi yung gulong eh. Baksa ang nakagaling. Ay.
hirap kasi pag plano kasi sasad-sad yung dalawang gulong. Sige, okay na boss. Ay, oh, nangangawit ako. Nangangawit ako. Oo. Mas maganda pag umaakyat kisa ano eh, pababa. Boss, mayroon ako sticker. Ito, sticker. Yun. Palipad kisa motor. Oo. Yan. Thank you, boss. Thank you, ah. Thank you. Boss, thank you, ah. Thank you. Salamat sa mga tao nandito rito. Kailangan saan maganda talaga ang pahayat. Thank you. Buelo to, buelo. Buelo pa akyat. Wala na, takot na ako. Nakita kita doon, tabog-talbog yung puwitan mo eh. Doon pababa ko, tumatsad yung dalawang gulong ko. Diyan? O, pinatay ko na yung makina kasi ipreno ako, dudos-dusin ako. Eh, yung gulong ko, binangga ko doon sa gilid. Sa gilid? Para hindi ako dudos-dus. Hindi ka tumumba? Hindi naman. Kita ko nga, sabi ko, delikado talaga ako. Kaya sobrang bigat nito eh. Hindi ko na mapigil pag ano. Kasama ka dyan, sir? Meron po. Ilan kayo? Madami sila dyan eh. Yes, sir. Yeah, thank you. Buti na lang yung tatlo doon, ano, inalalayan ako pababa. Pababa? Oo. Ayun dito mismo. Oh, yung pababa dyan sa may gitna. Oo. Tumadsad na ako dyan, hindi na makita siguro dito. Hindi na, sinilip kita dyan, hindi eh. Oh, gumanga na ako doon sa yung may mga ganito. Binangga ko na kasi pipreno akong likod at sa kaharap. Dos pa rin ako. Eh, sabi ko nga. Bakit kaya ang tagal na kaahon nun? Hindi na ako nakaantabay ako. Sabi ko nga, mas maganda yung paakyat kaysa pababa. Oo. Dito nga, anong pati tayo kanina? Oo. Sayo na sayo yung motor ko kasi matigas yung basta hindi lang, hindi lang mamatayan ng makina. Oh, hindi ka lang. Basta paahon o kaya kaahon eh. Mas maganda. Hayaan mo lang siyang tumalon. Kasi, ano naman siya eh. Maganda naman yung suspension niya eh. Yeah. Sabi ko, ang tulid mo lang ng paahon eh. Umangat na nga yung gulong ko sa unahan eh. Basta wag mo lang magano. Basta wag lang mamatayan ng makina. Mamatay makina. Hindi ka ano kung mamatayan ng bato. Kaya, ayun. So, ayun. Sabi nila, Ducati lang ang sakalam. Hindi, Honda CB500 lang ang sakalam. Subukan ba nila dito? Yun, walang problema yun, ahon na yun. Hindi, madulas. Madulas? Yung ano, yung lupa niya. Ah, kasi loose, no? Oo, oh, kasi hindi. Ano eh, nasa itaas na siya eh, malikabok eh. Oo, madulas. Parang ganito. Ay, hindi, mas madulas mas pa dito. Mas madulas pa dyan. Oo, mas madulas pa. Sabi ko nga, hindi ako pwede dyan. Eh, sabi ko dito lang. Kita ko na yung ano eh, pag ganyan lang kalsada ng dumali sa akin sa ano, bukid nun. Oo? Huh? Sa Kitaw-Taw. Yung malalaking bato na ano. So, ayun. Okay, shout out sa mga workers na mga nandirito sa mga tulong nila sa atin mga lodski. Biruin mo yung pag-akyat natin dito, oh. Yun yung pinaka-challenge at saka yung pagbaba doon kasi sobrang madulas na yung lupa. Yeah, yung dito naman, sobrang laki ng mga bato kaya grabe ang challenge. So, ayun. Maghanap muna kami ni Sir Albert ng Ariko. Ah. Sticker! Oh, nangyaran sir. Sir. Ha?
vehicle kayo, ano? Oo. Oh, no nakaraan sabi doon sa Atimunan. Atimunan. Oo. Oh. Nabay yung mga kasama. Dalawa, sir. Ah, dalawa, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Yan, thank you, sir, ha. Thank you. Ah, sige, sir. Thank you. Lodzki pala natin si sir. Alam niya na nandun tayo sa kabila nung nakaraan daw. Kasi mga Lodzki, yung gumagawa dito at saka yung gumagawa dun sa kabila, isang company lang yan sila. Kaya minsan yung iba dito na wala, mga foreman o operator, patawid-tawid lang sila lahat. Kaya minsan yung iba na-assign sa Timunan, sa next week na-assign naman sila dito sa Mauban, yung iba ma-assign sa may Real. So ayun. Ah, thank you Lord, thank you. Medyo kinabahan ako kanina pero grabe, panatik ako kay 03. Yung mga bato kanina talagang tinatalon-talonan lang ni 03. Grabe yung talon niya. So ayun. Ah, si 03 lang ang sakalam. Ang lalaki ng mga bato doon pero mas maganda na rin yung tatalunin mga Lodzki yung mga kabatuan kaysa mamatayan tayo ng makina bandang gitna. Delikado na yan, mahihirapan na tayo sa pag-ahon o kaya matutumba tayo dahil sa bigat ni 03. So, alright, babalik na kami ni Sir Albert dito sa may papuntang Mauban, tapos maghahanap muna kami ng buko. Medyo nauuhaw din ako doon sa mga ginagawa ko. At least nakita natin yung mga Lodzki, kahit wala na yung drone natin, nakikita natin yung pinakadulo nitong Mauban to Real Quezon Road Project. Alright. Panlusong pag mga ganito-ganito lang doon sana kanina sa isang tulay, kayang-kaya yon. Yun nga lang, grabe ang tirek doon. Grabe. Ah, kaya po may preno na ako harap at saka likod, dadaos-dos pa rin ako. Kaya yun, malaking pasasalamat ko doon sa mga tumulong sa atin. Shout out sa inyo mga busing, mga Lodzki. So yun, ang ganda ng dagat dyan mga Lodzki, oh. Ah, ayan, yun siya nasabi kong isang isla na nakatapat sa Mauban, Quezon Province. Ang ganda ng area dyan, no? So, pag natapos dito at saka magkakaroon ng mga coffee shop, mga coffee shop or mga tindahan, kainan dito. Ang sarap tumambay dito, oh. Grabe, at saka ang sarap ng hangin. Ang sarap ng hangin. Grabe. So, malamang dito nung hindi pa ito na semento, mahihirapan din umakyat dito yung mga motor papunta doon sa itaas. Kasi matirik din eh. Pero ngayon maganda na yung kalsada. So, accessible na siya sa lahat ng mga sasakyan. Yun nga lang, paglagpas natin doon sa may tulay, medyo mahirap na. Yeah. Yan, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda talaga dito, oh. Hanip yung daan dito. So, malaki na nga itong tulong para sa mga pumibiyahe mula Bicol, Quezon Province, papuntang Aurora Province kung matatapos na. Ito ang ginagawang road project ng DPWH. So, marami nang magsisitayuan dito mga binegosyo katulad ng mga beach and resort, tapos ito mga restaurants, mga transient house. So yun, talagang malaki ang pakinabang dito para sa mga taga dito ang kalsada na ito.
na ginagawa ng DPWH. So yun, hingal-hingal ako, andun pa yung kaba. Although nanghihinayang ako doon sa pagkawala ng ating drone, pero sulit naman yung pagpunta natin dito, mga Lodski. At naipakita natin ang pinakadulo ng kalsada ang ginagawa dito sa Mauban papuntang Real Quezon Province. So yun, mga Lodski, thank you sa pagsama, at siyempre thank you sa maraming suporta, mga Lodski. So ayun, this is Junski Moto Adventure nagsasabing God bless and ride safe. Peace.